So, what's up mga ka-JTech? For this video po, mag-unbox ulit tayo ng Vivo V23e 5G. So, isa po ito sa inilabas ngayon sa Pilipinas ng Vivo. February 12 po yung kanyang official na launching. So, alam naman natin, pag sinabing Vivo, marami na naman yung tataas yung kilay at sasabihin na sobrang mahal. So, at least, ito mahal. Hindi katulad ng ex nyo, hindi ka mahal. Kaya hindi kayo nagtagal. Karang naman, kahit walang nag-didit sa akin, okay lang. Hindi naman ako nasasaktan. Okay guys, simulan po natin sa box. Yung box na ng Vivo na B series ngayon na inilabas is kung makikita natin, meron siyang mga parang glitters sa box pa lang po 'yan. So nakalagay po naman dito 5G. And then sa taas, 8GB RAM and 128 internal storage. Napakaganda po ng box niya, and then sa likod lang po nakalagay po naman dito kung ano yung kulay niya. Ayan, the Sunshine Coast, and then yung kanyang NTC stickers. Ayan. And then wala na pong ibang nakalagay. Ito lang, ganito lang. And then try po natin na buksan. Tingnan natin sa loob kung anong laman ng box ni Vivo V23e. So ito yung kanyang phone, the Sunshine Coast. Mamaya natin tingnan yan kung anong kinaganda. So yun yung IMEI lang niya. And then sa loob meron po siyang automatic naman po yan. Meron lagi na jelly case para protect sa ating cellphone. And then ito yung kanyang quick guide. And then ito po naka 44 plus charge yung charger niya. At good thing po, meron siyang headset, original headset, meron po siya. And then yung kanyang Type-C, yung charger na ginagamit ni B23e. Automatic naman po yan talaga, expect po natin na Type-C po yung gagamitin niya. Kasi po ito yung naka 44 plus charge, and then yung kanyang pong SIM ejector. Okay, ito na po lahat yung laman ng nasa loob ng box ng B23e. So ito na guys, si Vivo B23e. Okay, tingnan po natin kung gaano kaganda yung si B23e. Okay, so yan, napakaganda talaga. Ito po yung Sunshine Coast, yung kulay po niya. Naka-fluorite AG glass. Okay, kung makikita po natin sa personal, kahit hawak-hawakan natin ng medyo pawis yung kamay natin, hindi po mag-iiwan ng mga fingerprint kasi naka-AG fluorite frame. Okay, naka ultra slim po siya, naka 2.5D ultra slim. Okay, so I think ito po yung pinaka manipis. Okay, sa mga ka-level po niya na po, ito po yung pinaka manipis. Meron po siyang 7.36mm and then 172g. Okay, napakanipis po niyan at napakagaan kumpara sa mga kalaban po niyang phone. Okay, pagdating po sa kulay niya, meron po siyang, ito po yung Sunshine Coast, and then meron po siyang, yung black po niya ay Moonlight Shadow. Okay, pagdating po sa kanyang design sa likod, okay, ito po yung kanyang camera module. Sa baba po niya, ito po yung kanyang SIM tray. Okay, naka-hybrid po yan. Pwede po kayong maglagay ng memory card and then isang SIM lang. Pero kung gusto po natin i-dual SIM, hindi po natin pwedeng lagyan ng memory card. Okay, ito po yung kanyang microphone and then naka-type C charger jack. Ito po yung kanyang speaker, naka-single setup po lang siya. And then sa right side po niya, ito po yung kanyang volume rocker and then yung on and off button. And then ito po naka 6.44 Super AMOLED display. Okay, napakaganda po ng glass na ginagamit niyan. Super AMOLED na po 'yan. Okay. So, sa taas po naman, meron po siyang microphone and then sa front, ito po yung may malaking speaker dito. Expect po natin na medyo malakas din po 'yan si Vivo B23e. Sa kanya po namang left side, wala na pong nakalagay. Okay, nakaganyan lang po siya, wala po siyang ibang nakamalinis sa kanyang left side. So habang ino-open po natin, nakalagay po sa kanya, naka 5G. Okay. So ito na guys, si Vivo B23e. Okay, isagad po natin yung kanyang brightness. So pag naka Super AMOLED, expect po talaga natin na ganito kaganda ang kanyang display. Kasi talagang napakalinaw, kahit nasa medyo initan po tayo, ay mababasa po pa rin po natin at makikita pa rin po natin yung ating kung ano yung nasa... Okay.
And then, pag-usapan po natin, in terms of battery, meron po siyang 4,050 mAh battery. Naka 44 plus charge na po siya. Okay? Ayan. And then, naka type C. So, ibig sabihin, pag nag-charge po tayo, 15 minutes, naka 37% na po tayo agad. So, kung nagdudumali tayo, napakaganda po nito kasi hindi po natin kailangang i-charge ng matagal. So, less than 1 hour po, full charge na po agad si Vivo V23e. Okay. And then, ito po ay naka dual IC. Dual IC po yung ginagamit ni V23e. I think, first yata na maglabas kay B series na naka dual IC. Napaka-safer po ng ganyan. Napaka-safe ng charger natin at ng phone natin kahit napakabilis ng charging ni Bib 23e. Okay guys, pag sa camera naman, meron po siyang 44 megapixel front camera. Okay? Ang maganda po sa kanya with AF, meron po siyang autofocus, and then meron po siyang steady pace selfie video. Kahit po sa kanyang, ito maganda sa kanya kasi yung mga steady pace o kaya ay minsan sa mga rear camera lang, pero ang maganda kay B23e, nasa kanyang front camera. And then meron po siyang dual view video and then video pace beauty. Ibig sabihin, pwede po itong magamit sa mga apps. I think hindi ko lang alam po sa Messenger kung magagamit to, pero sa mga apps, TikTok, okay, Instagram, sa mga video ay magagamit po yung pace beauty ni B23e. Napakaganda po niyan. And then sa likod po, meron siyang 50 megapixel plus 8 plus 2 megapixel for bokeh effect. And then, ang maganda po sa kanya, meron siyang AI Extreme Night. Okay, front and rear camera. Okay, and meron po siyang super wide angle. Namatic naman po yan. And then, night mode video. Okay, first time po ata na maglalabas sa B series na meron siyang night mode sa video. Napakaganda po niyan kasi kung magbablog tayo ng gabi o kaya magbibideo tayo ng gabi, no need natin gumamit ng mga pangpaliwanag kasi talaga meron po siyang AI night mode video. And then kung mahilig po tayo sa mga portrait, okay, meron po siyang multiple style portrait. Okay, tingnan po natin kung ano yung mga portrait na meron kay B23e. Okay, so punta po tayo sa portrait. Ito guys, ayan, ito yung mga style. Ayan, naka-built-in po yan sa kanya, natural. And then, vintage. Okay? So, built-in po sa kanya yan. Mababago-bago po natin sa kanya. Okay? Meron siya kang filter and then light effect. Okay? So, napaganda talaga ng camera. Sabay na sabay po yan. Ang maganda sa kanya, sa front and back camera, meron po siyang steady pace. And then, AIS. Ayan, oh. Kung i-on po natin yan, kung makikita po natin, standard stabilization. Ito yung naka-ultra. Kung ano po natin, napakaganda, sabay na sabay. Napaka-steady. Okay? Kung mahilig po kayo sa vlogging, o kaya naman po mahilig po kayo maglagay ng cellphone sa mga helmet po natin kung nagta-travel po tayo, napakaganda pong ilagay nito para po tayong gumagamit ng GoPro. Okay. Pagdating sa, tingnan po natin kung anong meron dito sa more. Naka-high resolution, okay? 50 megapixel. And then meron po siyang slow-mo, AI sticker, dual view video, matic po yan, meron kay B23, double exposure. Okay, kung matatandaan po natin na ito ay inilalabas sa mga naunang inilabas kay Vivo. Okay, ang maganda pinagsama-sama kay B23 halos lahat. Ayan, sa video meron po siyang ito makikita natin, meron nga siyang beauty and then filter. Okay, portrait, night mode meron din, and then photo. Okay, kung napakahilig po natin talaga sa mga photography and editing, talaga napakaganda ni B23e kasi no need po natin gumamit ng mga other party apps na makakapuno pa sa cellphone natin kung gagamit pa po tayo. And then ang maganda, built in po kay B23e. Okay, in terms of performance po, napakaganda niyan. Okay, napakabilis, sabay na sabay sa mga apps. Okay, ito po ay naka 8 plus 4 ang RAM. Expandable po yan. So papatak po siya ng 12 gig RAM. And then meron po siyang 128 internal storage built-in. Okay, expandable to 1 terabytes po yan. Although naka hybrid po siya, pero ang maganda sa kanya ay kahit napakalaki, napakataas ng memory card na ilagay po natin o SD card, walang problema sa kanya. Okay, meron po siyang dual mode CPU, dual mode 5G CPU. Okay,
So, maganda sa kanya, meron po siyang Dimensity 810 processor. Pantachu S12 and then Android 11 version. Ang maganda po naman sa Vivo talaga, mabilis po siyang mag-upgrade kung ano yung mga halimbawa, naglabas ng bagong Android version sa Pilipinas. Mabilis pong na-adapt ni Vivo yan. Mabilis po nating system update. So alam ko marami po na magsasabi sa inyo na bakit Dimensity 810 lang po yung kanyang processor? No, kasi yung mga kalaban po niya sa kanyang range ay mga naka 7 Qualcomm Snapdragon 720G, mga ganun lang po ang processor. Pero ang maganda sa Dimensity 810, napakataas po ng score nito sa AnTuTu benchmark at mas mataas pa sa mga Qualcomm Snapdragon 7 series, okay? Yung Y76 5G naka Dimensity 800U lang po 'yon. So mas powerful at mas mataas po si B23E. Okay? Ang price po nito naka 19,999 pesos in the Philippines. Okay? So maraming magsasabi niya na mahal, pero sabi ko nga sa inyo, kahit mahal at mas masarap yung mahal kasi 'yun yung nagtatagal. Guys, maraming salamat po sa inyong panonood. So, shout out po sa mga lodi natin na nagpapa-shout out na sina. Okay, so sa mga gusto po na mag-avail ng Vivo B23A, pwede po kayo mag-message po sa akin. And then sa mga taga Quezon po, nandito po ako sa Centro Trading, pwede po kayong mag direct po sa akin at bibigyan po kayo ng mga special freebies para po sa inyo. Okay, maraming salamat po. God bless.